Hello, hello everyone! Kumusta na kayo dyan lahat? At guys, samahan nyo ako ngayon at ako po'y magluluto ng aking lunch. At ang lulutuin ko po ngayon is magluluto po ako ng munggo, ginataang munggo. At iyon, ipapakita ko sa inyo yung mga ingredient na ihalo ko sa aking ginataang munggo. So, napakasarap nito guys. At matagal na din akong hindi nakakain ng gulay. So, ayan. At ngayon guys, samahan nyo ako sa aking pagluluto ng aking lunch or kasama na po ang hapunan ko niyan guys. So ayan po ang aking mga ingredient para sa aking ginataang munggo at ito yung mga gulay at ayan guys papakita ko sa inyo lahat ng mga ihalo ko. Ito po yung ginataan ko na palambot ko na munggo. Ayan at yan, lambot na talaga yan. So, ang sarap pag gulay na munggo, pag lalo na malamig ang panahon dito sa Norway. So, ito yung ihalo ko na mga ingredient. Ito yung bawang, hindi mawala sa atin yung bawang, lalo na magigisa tayo ng munggo. At ang wala lang dyan is wala na kasi akong yung ginger o luya. So, ayan, masarap naman din yan kasi marami naman akong ihalo. At itong kamatis, ang ginamit ko na kamatis is yung cherry tomato kasi wala na kasi akong kamatis yung malaki. Ayan, balik na tayo sa pagda-dumpster guys para makakuha tayo ng libreng mga kamatis na malaki. At ito ding red onion, ayan, or sibuyas. Ayan, yan po ang ipang panghalo ko sa pagigisa ng aking munggo. And also, ito po yung guys, yung napakasarap na isda. Itong isda na to eh, parang lasa to ng isda din sa atin. So, yan po, masarap yan ipang halo ng mga gulay or magsasabaw ng gulay kasi napakasarap yan. At yung isda na yan ay bigay lang yan sa akin ni Geraldine. Ayan. Ayan po ang ihalo ko sa aking munggo na ginataan. And also, hindi to mawala ito si itong ganito na dilis guys na ihalo din sa munggo, lalo na yung sa may gata at ayan. At napakasarap ng ating munggo na lulutuin dahil naghahalo din ako ng itong maliit na dilis. At ayan, bigay din yan ni Geraldine, ayan. At masarap din yan. And of course, ito po yung coconut milk, ayan. At ayan po ang ating gata na ihalo sa ating munggo. Tararan! Ito po yung mga gulay na ihalo ko po sa aking munggo. Ayan, ito po yung adahon ng kamuti or sa tawag namin sa Bisaya is galay. At itong talong, ayan. At especially ito, hindi mawala to si si okra. At ito yung mga yung tangkay ng guys, yung dahon ng ng kamote kasi mahal kasi yan guys kaya hinali ko na tong masarap nito ihalo sa guys sa gulay tong mga tangkay ng ng kamote. So yan po ang mga gulay na ihalo ko sa aking munggo. So ayan na po at sabayan niyo ako sa aking pagluluto. Ayan guys, magsimula na tayo mag-isa at maglagay na tayo ng olive oil ang ginamit ko na mantika dito sa aking panggisa. Ayan. Ayan, mainit na yung ating mantika. Hihulog na natin itong ating bawang. Ayan. At isunod na natin itong sibuyas. At saka sabay na natin ito ihulog ang kamatis. So, marami itong ating lutuin na guys, gulay. So, alam niyo, mag-isa lang ako. So, yung mga natira or leftover, ayan, kainin ko sa sunod kong or bukas. Ayan. Ayan, ihulog na natin to si itong munggo na pinalambot ko na. Ayan guys, at lagyan natin ng patis. Kasi alam nyo naman, mahilig tayo mga Pinoy na lalo na pag nagluluto tayo, hindi mawala itong patis sa ating mga niluluto. So, ayan na, halo na natin lahat at talagyan na natin ng sabaw. Ayan. Saka na natin, ihuli natin yung yung gata na ihalo natin. Ayan. Ayan. Halo-haloin lang natin para mahalo yung lahat ng mga dyan, kado sa mga para mas lalo masarap yan, guys. So, ito guys, nalagay ko na itong nilagyan ko na ng tubig at itong isda na ito na pinirito ko, ilagay ko dyan habang hindi pa dyan
Hindi pa kumukulo. Andyan na ilagay ko na siya para talagang pagkulo niyan ay talagang lalong sumarap kasi maano yung ano ng ano talaga, yung isda. Yung katas ng isda mahalo diyan sa sabaw. Ayan. Balikan natin 'yan, guys, pag talagang kumukulo at para ihulog na natin yung mga gulay diyan. Ayan na, guys, kumulo na at ihulog na natin tong ating dilis na ano, isda. Dilis. O sa amin, ano yan eh. Ano bang tawag? Nalimutan ko na yan sa amin. Yan. At ihulog na natin tong, ano guys, itong yung coconut milk or gata. Kaso lang, alam nyo naman, nasa freezer siya, kaya ganyan siya. Na, ano siya. Kaya, ano naman yan. Nainita na yan, matutunaw na yan. Ayan, nahihalo na natin itong gata at ihulog na natin itong mga gulay like itong talong at saka itong okra. Ayan. Dami nitong gulay ng kunay at hindi ko ito maubos. Ayan, ilagay ko na itong ano, itong mga gulay like okra at saka talong. Alam niyo guys, napakasarap talaga pag ganitong ulam. Ayan, sa mga ano diyan, sa mga mahilig na kumakain ng mga gulay like itong ginataan na ano, munggo. Napakasarap nito. So ayan na po at ito kumulo na itong ating ano, gulay. Ayan. At ito isunod natin itong tangkay ng talbos ng kamuti. Ayan, masarap po yung tangkay, guys. Kaya dito sa Norway, alam nyo, mahal ang mga gulay dito, lalo na doon bibili sa Asian store. Kaya napakamahal yan, guys. Kaya hindi natin itatapon. Hindi ko talaga itatapon yan. Kasi makakain naman yan. Ayan. So, ihulog na natin itong talbos or itong dahon ng kamuti, guys. Ayan. Ayan. Malapit na tumaluto at ako'y gutom na, guys, talaga. Ayan. Kaway-kaway dyan sa mga mahilig sa ganitong gulay. Ayan. So, ayan na, guys, at luto na po ito at ako po'y kakain na. So, sa lahat ng aking mga followers dyan, kain po tayo. Ayan, luto na itong aking ginataang munggo. Ayan. Ayan na, guys, naisalin ko na dito sa lalagyan at ako po'y kakain na. Ayan na, guys, simulan na nating kumain at ayan, kain po tayo, guys, at ito na. At nainhanda ko na at sabayan niyo akong kumain ng aking tanghalian kasama na to ng aking dinner, guys. Ayan. Viewers, sa aking mga subscriber, kain po tayo at ito po, nagluto po ako ng ginataan ng munggo. Ayan. Sarap-sarap nito, guys. Ayan. Napakaraming mga ricados, guys, oh. Gulay. Sarap, guys. Ito po yung isda. Nerito ko. Sarap nito. Ayan. Tapos sa pag talagang ganito ang ulam. Nako. Pag-indit niya at ang kita, guys. Yan. Kita niyo na.
Ito yung isda, guys, oh. Yan. Init. Kunti lang yung ano ko, guys. Kunti lang yung kanin ko kasi marami naman akong kakainin na gulay. Sarap ng isda. Baka sabihin nyo, guys, ano, lagi ako nakatingin sa camera kasi tinitingnan ko yung camera kasi minsan kasi nag-o-off siya ng ano, kusa. So maraming salamat, guys, sa panood nyo ng aking mukbang. Ayan, at sana po nagustuhan nyo ang aking niloto na ginataang munggo. So sa lahat ng aking mga subscribers at sa aking mga viewers, marami pong salamat sa walang sawa nyong suportahan ako at walang sawa na panoorin ang aking mga live at aking mga video. So guys, kung gusto nyo pong manalo sa aking mga palaro every month, ang gawin nyo lang, guys, ay puntahan nyo ang mga or panoorin nyo ang aking mga in-upload na video at ang gawin nyo po ay mag-rewatch kayo sa aking mga video at after nyo mag-rewatch, guys, i-screenshot nyo yung mga na-rewatch nyo at send nyo kay Nora Agpawa, ang aking admin, and also pwede nyo rin i-send kay Mylene Mayuyo, aking moderator. Ayan, guys. So, ayan, ang gawin nyo lang, guys, kung gusto nyo manalo kasi every month po nagpaparapol po ako at bubunot po ako ng tatlong katao po at mananalo ng tag 500. At hindi naman na pala rin na mabunot sa tig 500 at may mga consolation prizes po ako na bubunotin ang mga pangalan na 10 katao. So, ayan, guys. So, kung gusto nyo lang na sumali sa aking mga pakimbot every month dito sa aking YouTube channel. So, sa lahat po ng aking lahat po nanalo ng aking live parapol, congratulations kay Jinjin Agbayani, Nora Jumalyaw, and Mercy Layuso, and also Ana Sanlay, and Ina Yanig, and Lourdes Palma, and Liti Mujica, and Lia Belliudo, and Beth Mylas, and Robin Mark Oliver, and also Ren Morales, and Janet Morado. And maraming salamat talaga sa inyo, ang congrats sa inyong lahat.